How to plan your trade using technical analysis. In Tagalog, papaano ka nga ba magpaplano gamit ang nakikita mo sa chart at ang iyong sistema? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. But then, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, inaanyan kita na mag-subscribe and also inaanyan kita na umaten sa aking pre-webinar and seminar na kung saan para ito sa mga OFWs, corporate workers at sa mga estudyante. Kung interesado ka doon, mag-PM ka sa akin dito sa page na ito and also to reserve your slot as well. Ayos? So ngayon, simulan na natin ang video na ito. So papaano ka nga ba magpaplano ng trade mo? Hindi ka pa nagte-trade, pero plano pa lang. Ito yung unang step para nang sa gayon makapag-execute ka. So syempre, may mga tatandaan tayo rito kasi hindi pwedeng yung personal na pagpaplano ko sa trade, yung kanya, yung sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, sa mga ibang mentors mo, is pare-pareho. Hindi po ganun yun. Kasi ang trading plan, definitely po, maraming sinasang-alang-alang ito na mga bagay. Number one, syempre, yung tinatawag po natin na risk appetite. Syempre, ako, medyo risk taker ako. Siguro, yung ibang mga tao, yung ibang mga menti ko, hindi masyado, mag-iiba-iba na agad yung numbers nun. Yung RRR, risk and reward ratio, kasi kasama po lahat sa plano yun eh. So, pag sinabi po nating trading plan, ibig sabihin po nun, o ano yung bibilin mong asset, halimbawa, cryptocurrency, ano yung bibilin mong crypto? Halimbawa, ito nga po, nasa US stocks tayo, ano yung bibilin mong US stocks? Marami po talagang sinaalang-alang na mga bagay. O kasama pa po dyan, yung entry point mo, exit point, ilan yung percentage or TP mo, marami kang isasalang-alang na mga bagay bago talaga tumama or maging good and great yung iyong trading plan. At ngayon, bibigyan kita ng guide paano mo nga gagamitin yung technical analysis to create a particular trading plan. Okay, so unang-una, syempre, ang pinakaunang proseso niyan, mamimili ka muna ng asset class or ng market na itetrade mo. So syempre, for example lang naman dito sa video nito, para makagawa tayo ng trading plan, yung mga analysis and assumptions sa technical analysis, gagamitin natin tong Google na sa US stock, no, na nakalist sa Nasdaq. Okay. So, ito po, kung makikita natin ito, so, nakapag-decide na tayo ano yung crypto or stock na bibili natin, mga prospect natin na ilalagay sa watchlist, kailangan muna dyan may watchlist ka. O, ito yung mga listahan na mga crypto, stocks, or currency pairs kung nasa forex ka man, ito yung ititrade mo. Okay? Mga prospect pa lang yun. Aaralin mo pa lang yun. So, halimbawa nga po, ito na yung napili natin. Syempre, ang pinakatitignan mo dyan muna, price action. How was and is the behavior of price action and trend? Ibig sabihin po ba, bumababa ba siya or makikita mo, tumataas? May mga resistances ba dyan or may mga support? Eh, kasi kapag ka medyo magaling ka na, marunong ka na, halimbawa, analyst mindset ka na, o marami tayong nakikita dito kung bakit dito sa part na to, good to buy. Bakit? Kasi walang binabanggaan na resistance. Kaya kailangan pa lang, initially pa lang, pagbukas mo ng chart, o halimbawa, di ba, wala pa yung chart. Halimbawa, wala pa yung chart. Ngayon, pagbukas mo ng chart na ganyan, uy, di ba, para may idea ka na, medyo kabisado mo na, ah, ito, posible itong magandang i-trade, posible itong magandang opportunity. Kailangan, mayroon ka ng ganong insights or idea. Okay? So, kailangan mo na alam yung mga bagay na yon. O, number two, pag nakita mo na yung price action and trend na dito, accumulation siya, last year, ito, 2024, simula nung second quarter, umangat na siya, dapat meron muna tayong idea sa ganyan. And then, ang next mo na nagagawin, syempre, plotting. No, yung basic plotting ng support na resistance. Kasi that is the very first step eh. Na kung saan, sir, bakit importante yung support and resistance? Kasi support and resistance, ito yung nagsisilbing bakod natin sa baba at bakod natin sa taas. So kung mapapansin po ninyo, pwede natin masabi na ito, dati itong resistance. Diba po? O, dati yung resistance. Pwede naman ganyan, no? So dating resistance, ano yung rule of thumb natin? Yung dating resistance, pag yan nag-breakout, pwedeng maging support. Diba? O, so ngayon, dito sa phase na to, yung nag-breakout and then nag-pullback, yan, nag-pullback siyang ganyan and then tumaas naman ulit. So kung makikita natin, dito sa phase na ito, ayan, dito po sa phase na ito, naging support level na siya. So magiging green po yan for the meantime.
kasi nga nag-break. And then, sir, paano naman yung susunod na resistance? Siyempre, kung ano yung mga swing highs niya, yun yung pagbabasihan mo na resistance area dito. So, pwede kang mag-plot dyan ng mga levels na pwedeng mong maging resistance area. Eh, so, ayan ang pinakamataas na pressure na naabot. And then, hindi na umangat beyond that or further that level, we can consider already it as our, what? Resistance. So, ngayon, meron na tayo support, meron ng resistance. And then, ano pa yung mga i-consider mo dyan? O, magkano ba yung target profit mo? Ilan ba yung SL mo? Stop loss. So, definitely, 2:1 or 3:1, yun yung pinaka the best na risk and reward ratio. Ibig sabihin, magka-cut loss ka kapag ka umabot na yung loss mo ng 2% at ikaw ay magte-take profit kapag ka umabot yun ng 4% or 6%, 2 or 3:1 is definitely okay na po. Good na yun. So ngayon, yun yung mga i-consider mo pa. O, pero sa charting, ano yung mga i-consider mo pa? Technical analysis. So syempre, dito, pataas naman siya talaga dito, makikita mo. Pero, anong point? Eh kasi nga, tumama na sa resistance, yung presyo niya ngayon, hindi na totally pataas. Masasabi natin ito, continuously, ito ay pababa na. Ayan, for the meantime. Kasi yan nga ang nagiging galaw ng presyo niya sa ngayon. At continuous po yan. Ha? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung momentum niya pababa in the past several days to weeks. Ayan, July 22 po ngayon, almost in 2 weeks, pababa siya ng pababa. Nag-stack up doon, nag-consolidate, wala na, biglang bumaba. So kaya ibig sabihin po nito, itong pag-breakout sana nito, invalid na yan. So for the meantime, hindi ka muna bibili ngayon kasi makikita mo yung presyo, yung behavior niya, yung trend niya, pababa na ulit. At yung candlestick niya, it's really more on the bearish side than the bullish side. Kailangan po may mga checklist ka dyan eh. O, sino mas marami, bullish or bearish? Sino mas marami, bearish ba na candlesticks or bullish ba na candlesticks? Bullish ba na volume or bearish ba na volume? Marami ka talagang i-consider sa pagpaplano ng iyong trade. Ngayon, kung mapapansin natin dito, syempre, sabi nga nila, pwede rin ganun. Buy on support, sell on resistance. Hanggat wala pa siya support, bibili ka ba? Hindi muna. That's the very best way to do. Bakit? Kasi pagka nagmadali ka, eh coach, mura oh. Hindi nga po lahat ng mura or bumababa, good to buy. Kasi yung mura na yan, pag yan, binili mo ngayon ngayon, o assumption, binili natin yan ngayon dito, bumaba pa ulit. O hindi mura yon, hindi good to buy yon, nalugi ka lang. Nilagay mo lang yung sarili mo sa alanganin. Kaya nga dapat dito, o base dyan, may support ka na, may resistance ka na, gumawa ka pa ng series of trend lines. Example lang naman itong binibigay ko sa inyo. Inanalyze mo pa yung mga candlesticks. At syempre, nag-analyze ka dito ng mga ranges. O ibig sabihin, dahil malakas, o pwede ka na mag-assumption eh. Dahil sa analyzation mo, pwede ka mag-assume or mag-forecast. O dahil continuously, kakatama niya lang sa resistance. Number 2, continuous yung pagbaba niya, malakas yung momentum, yung candlesticks and volume. At number 3, makikita natin dito na talagang papunta siya dito sa support at nagbe-breakdown siya sa mga tinatawag po natin na levels. Tuloy-tuloy eh. So, hindi natin bibilin yan ngayon. Ang the best way po dyan is really mag-antayin na maging good to buy siya dito sa support. Pwedeng dito yung buying natin. O kaya naman, number 2 option, humanap ka ng ibang crypto na ite-trade. Kasi ganun talaga eh. Pag hindi good, di ba, nagplano ka, nag-analyze ka, pag hindi good to buy, huwag mo munang bilhin. Ang gagawin mo is maghahanap ka ng ibang crypto o kaya naman hihintayin mo to. Or you can do both. Okay? So kaya dito, makikita natin na hanggat hindi pa good to buy, bumababa pa siya, hindi pa talaga good timing, huwag mong bilhin. Antayin mo yung right timing na bibilin mo na siya para nang sa gayon, pag tumama dito sa support, ang mangyayari po niyan is pag tumama sa support, aangat na yan pa ganun, pabalik sa resistance po niya. O, pabalik dito. Pero hanggat ngayon, nagplano ka, nag-analyze ka, hindi good to buy, stick with your plan. Okay? And also, other sources, kailangan meron kang malinaw na goal, magkano yung gusto mong kitain, magkano ka lang yung willing ipalugi during that day. Okay? So kung marami kayo natutunan, please do like, share, and subscribe. Gagawa pa tayo ng more series about trading plan
follow for more contents like this. Bye-bye po!